paano kung sa paghahanap ng trabaho, ikaw ay lulukuhin lamang? Paano kung ikaw ay maging biktima ng illegal recruitment? Ang episode nito ay dedicated sa mga biktima ng illegal recruitment. Importanteng leksyon ang aming ibabahagi sa inyo sa usaping yan. Dito sa Isumbong Mo kay Tulfo. Mo kay Tulfo po ba ito? Opo, ito nga po ang Isumbong Mo kay Tulfo. Ma'am, gusto kong humingi ng tulong. Ma'am, natangayan ako ng pera. Ang illegal recruiter po. Nakokontakt niyo pa ba yung recruiter? Ano, hindi na po ma'am. Nagtatago na po yata. Eh, magkano naman na ibigay niyo? Halos 100,000 pesos po ma'am. Nako. Bakit naman po kayo naniwala? Kailangan po ng trabaho. Ma'am, kahit na po. Hindi po ba kayo nagtaka, hiningan po agad kayo ng pera? Ay ma'am, ang gaganda naman po kasi ng mga pangako. Naku, style po yan ng mga illegal recruiter. Magkakapit-bahay po kami na na-recruit niya. Ilan po kayo? 5 po. Mm-hmm. Kami nga po na kumpare kong si Richard. Nagbenta ng kalabaw para may maibigay agad sa kanya. Opo, chinek po namin sa POEA ang pangalan ng recruitment agency. Wala pong ganon. Hala ma'am, pero paano po yun? Kasi sabi po ng kausap ko, dun na po sila sa agency na yun. Illegal recruiter po yung nakausap ninyo. Ano po yun ma'am? Tulungan niyo po kami. Para sa dalawang kabataang seafarers na dumulog sa atin, iba ang saysay ng Intramuros. Dito na Bulilyaso, ang kanilang pag-asa sa buhay. Parang ang sakit mo. Parang yung inakala mo, yun na yung umpisa ng pangarap mo, pero wala pala. Parang hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Kasi okay na yung offer eh. Makakapagsimula ka na, tapos wala pala. Simula, back to zero na naman. Bad vibes ang Intramuros sa dalawang seafarers natin dahil narito ang ahensyang pinag-applyan nila na nagpaasa sa kanila. Nag-training nga sina Conrado at Oliver na napakamahal ng bayad. May tinanggap ngang certificates pero walang nangyaring medical exam. Walang naprosesong visa. Walang kontratang pinirmahan. Sa madaling sabi, hindi sila nakasampan ng barko. Ang mga pangako, napako!